mga ito. Ito yung internet. Pero anong problema? Bakit ayaw? Anong problema? Paminsan, natatanggal nila ng paglalong-lalo na paglalong. Paano kung meron silang kausap? Pag meron silang kausap, hindi naman sila lumalapit. Pero kahit na-advise namin palagi sa kanila na bawal na walang face mask. Oo, kahit nga kasi ordinansa yan eh. Ha? Ordinansa natin yan. Purong pagmamahal. What is up guys, Babaw here for Pagmamahal Mga Puro. What a big move from our city government ng Quezon City. Dahil bukas mag-start na ECQ. Ano, ngayon ay araw ng August 5, 2021, Thursday. At striktong pinatutupad implementation ng health protocol sa Quezon City. At priority nga natin yung mga security guards. Sa mga puro, ang kinukuha lang is yung mga details if they are vaccinated, partially vaccinated, or fully vaccinated. Pero hindi naman mandatory, pero nag-i-inspect lang yung ating team para sa more secured. Parang siguro ma-monitor natin kung sino ba yung mas medyo crucial na sana wala tayong makita na hindi maraming hindi vaccinated, ano? Kasi syempre yan yung panlaban natin eh. So yes, sama natin si Officer Kelly Aquino, Sir Erwin Lanuza, Sir Roger Quaresma, ang ating team head ng DPOS. Sama rin natin Sir Mercado, and syempre TFTTM, Sir Dexter, ting head. Sir, vaccinated na po kayo? Fully vaccinated, okay. Maganda naman sir. Anong na-vaccine sa inyo sir? Sinovac. Nag-mix. Okay ba? kasi po yung una lang yung Sinovac. Sinovac kasi mostly dun sa agency nyo ang nai-vaccinate sa inyo is Sinovac. Sinovac din sa kanila. Parehas naman kayo ng nasa mall, di ba? Oh, kaya Sinovac sa inyo. Sinovac din. Gulat si Boss Kelly. Okay na po. Okay. Alright, thank you sir. Ayan naman ang sipag na ginagawa ng ating Lungsod Quezon ay para rin para sa lahat, ano. Kasi wala tayong panlaban. Mahirap, hindi natin nakikita ang kalaban. At sobrang kalaban natin eh mabigat-bigat, ano. Hello po, morning po. Nag-coordinate Erwin. Tanong ko lang. Wait lang natin, ano? At yung coordination natin sa admin ng Farmers Market para tuloy-tuloy tayo ngayong araw na 'to. Alright, let's go guys. Check na rin namin yung mga natitinda kung naka-fishing sila. Ito yun lang natin siya.
Yeah, mga puro, ito nga yung site nung pinaka farmers market ng prutas, gulay at mga karne. At sa kabila naman, pupuntahan din natin, yan naman yun sa mga bulaklak. Ayan, yan ang kabilang site na yan, pupuntahan din natin yan. So again, main objective natin is to inspect yung establishment with regards to vaccine mga frontliners, mga securities. So far, maganda ang paano dito, ang palakad nila. Sir, dito sa Bulaklakan? Bulaklakan tayo. Okay na tayo? Dito, sa Bulaklakan. Punta tayo dun diretso pa sa ganun. Tapos diretso na tayo dito sa SM. And then we go to Halim. And then yung Araneta backstage. Alright, yeah, mga puro ah. Meron pa tayong pupuntahan, Alimol. At tignan natin kasan tayo mapunta. Ayun, mga puro no. At yun nga yung ginagawang strict implementation, hindi lang inspection to, kundi ano na rin to remind the public na kailangan nating laging magsuot ng face mask. At sa mga ganitong enclosed establishment is face shield at sa mga PUVs. Ano ka na? Miss ka na? Mga bata na? Wala po. Wala po pala yung ako. Ayun, napuro kung hindi ako nag-aamali, mamaya pupuntahan din natin ang SM North Edge. Ano yung mga patient natin face mask? Nakasunod na lang po, pakitawad. Yeah, meron din ng may megaphone dito sa kanila, mga security guard na pinaalala lang yung mga mamimili regarding face mask and face shield. Patuloy na lang po. Hi, sir! Yan mga puro, ito na yung side ng mga bulaklak naman. Dito naman, hindi naman sila ano. Yun sa loob, sa labas. Pero yeah, mas maganda kung naka-paced dad para mas protected sila. Kasi everyone can be a carrier. Hindi kayo nagpe-paced? Wala kayong face shield? So mostly napansin natin hindi sila naka-face shield. Eh samantalang ang market nagpapa-face shield dito hindi. Last po nung tatlo lang vaccinated ako. Kahit first dose, wala pa. Okay, thank you po. Kaya mga puro yun, na-encounter natin dito, no? Pag nakikipag-deal kayo sa customer ninyo, kailangan fully ano, fully aware sa health protocol, mag-visit kayo. Yan. Hindi ho ba tama? Kasi diyan sa market naka-facial sila, tayo hindi. Yeah, mga puro, ano, ito yung isa sa mga purpose ng ginagawa natin para ma-remind sila na sa mga dapat gawin para sa kanila din po yung ating ginagawa. Ba't hindi naka-facial sa mga ito? Pero anong problema? Bakit ayaw? Anong problema? Minsan,
natatanggal nila ng paglalong-lalo na pag meron silang kausap. Yeah, mga puro, ito nga at kahit papaano, no? At least nalaman natin. At nalaman din nila, parang di nila alam na kailangan naka-face shield sila. Nalaman natin na dito, hindi sila informed, hindi nila alam. Tapos meron pa mga hindi pa nabavaccine dahil nag-aantay daw sila ng mga... Pag ganito kasi mga market, mga puro, crowded places na to eh. So kailangan talaga naka-facial tayo. Mga puro, hindi sana nanakot ako, pero sana matakot po tayo para at least yung awareness natin eh mas maging ano tayo, maging alam mo yun, yung maging secured, alam mo yun, mag-face mask, mag-face shield. Ano lang ako yung face shield niya? Makituyo lang, suit nyo. Bukas, mas mahigpit na ko tayo yun, may penalty na yan. Ngayon, warning lang muna. Makisuyo lang po, nakikisuyo kami. Yan, maraming salamat po, sir, ma'am. Yeah, mga puro, buti na lang at napasyalan natin itong sa Bulaklakan, sa side ng Bulaklakan ng Farmers Market, ano. Dahil mukhang hindi nila alam, hindi sila aware na dapat naka-face shield sila dahil nag-interact sila with customers eh. Bukas ah, mas mahigpit na tayo ha? Ha? Mas mahigpit na yan. Ha? Alam natin mainit pero protection natin yan. Mag-check, kishir mo. Bukas mo. Para sa'yo rin yan. Alam mo ba yung Delta kung gaano ka, ano, kahirap ngayon? Kinukumpulsyon ang tao. Epe, check, kishir mo. Yan, para sa iyo yan, naku, amigo. Yan. Para sa iyo yan, hindi para sa amin. Yan mga puro, no? Lalo na sa mga residente ng Quezon City, this is a reminder na sobrang stricto po tayo sa health protocols. Dahil nakakataot ang paglaganap, ano, napakabilis ng Delta variant. At nakita naman natin yung mga nangyari sa ibang bansa. Eh talaga na mga hindi tayo nananakot pero sana matakot tayo. So again, big shoutout ano, Dipos, Sir Roger Quaresma at TFTTM, Sir Dexter Cardenas. At napakasisipag at Sir Erwin Danusa. At ng mga bossing dito sa ano, Dipos, si Sir Kelly at si Sir Mercado. Yeah, mga puro, after this farmers market, didiretso daw tayo ng diretso daw tayo ng ano ng anong mall nga yun? Ali Mall. Pagkatapos meron pang hindi ko alam, mag-SM tayo mga puro. Well, still big shoutout sa ating butihing mayor, napakasipag. Tignan nyo naman yung ginagawa ng lungsod Quezon eh, talaga naman puspusan para kahit papano ito at the least na magagawa natin para hindi lumaganap agad-agad ano, yung COVID Delta. Alright, yan mga ganapan ngayong araw na ito mga puro, August 5, 2021. Bukas mahigpit na dahil magbababa na ng ECQ ang ating ano, ang bawat lungsod. So yeah, mag-ingat lagi mga puro, wear face mask, face shield, at kung wala mang gagawin sa labas, mantili sa loob ng bahay. Alright, let's go guys, God bless everyone, purong pagmamahal, let's go! Thank you so much, Telesign Philippines. Maraming salamat po sa support at tiwala. God bless you. Visit their store at SM North Ed sa Annex 3rd Level. Meron din silang Facebook page, Shopee, Lazada, at kung ano na pa. Telesign Philippines, affordable, quality, purong pagmamahal.
Ganda ng print sa likod, oh. Wilson. Itong clothing line na to, galing kay sa Janie Kai Clothing. So, kung gusto nyo na ito, mga boss, isearch nyo na lang sila dyan sa Facebook, Janie Kai Clothing. Ayan, oh. Maraming salamat sa iyo. Wala ka, walang papapaw. So thank you so much sa walang sawang support. Tiwala ko. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala ka, walang papapaw. So thank you so much. God bless you. Purong-purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.